Hello everyone! Welcome back to my channel. Ito naman po ang inyong Wonder Maria OFW dito sa Russia. Again, thank you so much po sa mga nagsubscribe at dun sa mga hindi pa nagsubscribe at bago pa lang sa akin channel. Ang Wonder Maria channel po ay nagbibigay ng information at kwentong buhay OFW dito sa Russia, mga travel at mga lugar na pwede nyo nating i-explore habang naandito tayo sa Russia. Ayan, ayan po yung channel. Para po kayo ma-update, click the notification bell para sa mga bago kong upload na video. So for this video guys, ay gusto ko naman pong i-share sa inyo ang experience ko. I know na mayroon kayong matututunan na lesson or pwede din yung gawin sa yung YouTube channel, yung mga bago pa lang nagsisimula. So, alam natin na ganun talaga kahirap ang maging isang YouTuber. Hindi ganun po kadali ang maging isang YouTuber, maging isang vlogger. So, marami po kami pinagdadaanan na kailangan naming puspos na hard work at dedication sa pag YouTube. So, ang una ko pong i-share sa inyo ay yung paano makapagpadami ng saging. So, nahirapan po ako noon. Hindi ganun ho kadali. Akala ko napakadali lang, lalong-lalo na yung mag-i-invite ka sa mga friends mo, sa mga kamag-anak mo, at sa mga kakilala mo na wala ka ng sawa kundi mag-promote ng channel mo kahit sawang-sawa na sila. Ganun po talaga ang na-experience natin kasi hindi naman po nila basta-basta ma-appreciate yung kasi kung hindi ka nila gusto, hintayin na lang natin na ibang tao yung magkagusto sa'yo. Wow! At one day, sila na lang yung kusa na magbibigay ng, subscribe na kita, nakakaawa ka naman. And then, in-share ko lang po, ito talaga yung naranasan ko na halos pinupush ko na. So, nahihiya na ako na magsabi na please subscribe, pero kinakapalang ko na talaga ang mukha ko dahil kailangan. Okay, hindi natin alam na yung mga hindi natin maiiwasan na akala natin ay yung susuportahan tayo ay sila pa yung nagre-reject. Yun po yun. Yan, medyo masakit pero okay lang. It's life. Yan. Ang pangalawa po ay yung rejection. Nare-reject tayo kahit na alam natin na tama yung ginagawa natin. So, nakakatanggap tayo sa group of people na ano ka ba, bakit ka ganyan, bakit kailangan mo pang gawin yan, hindi ka naman sisikat, hindi, puro negative po yung natatanggap natin. So, ganun, ang sa akin na, huwag nyo pong lahat i-absorb yung mga negative na binibigay nila sa iyo. Kung alam mo ikaw ay merong kang potential at merong kang tiwala sa sarili mo na kaya mo yun, kaya mo ito, just go for it at tuloy-tuloy lang, keep moving and mag-focus ka sa mga magagandang bagay at positibo na pwede mong matanggap and someday na malalaman din nila na successful ka na. And ang pangatlo ko ay na-experience ko po yung sa copyright claim. Yung copyright claim po, akala ko noon, maganda yung mag-upload ng video na may mga music, may mga background music, may kasi ang ganda ng tugtog, ilalagay mo sa video mo. So, yung pala po ay merong restriction ang YouTube na hindi mo pwedeng ng owner ng music. So, ang dami ko pong na-upload noon, halos ang dami na rin pong views. Hindi ko pa alam kung paano. So, kulang pa ako sa knowledge. Ang ginawa ko, na-delete ko ang mga video. Sayang naman. Ang dami kaya noon. Siguro mayroon akong 7 videos na na-delete na hindi ko na. Na-delete ko na rin sa memory ko. Hindi ko napalta ng music. So, sayang. Bumaba po yung watch hour ko. Yung isa pa din namin na pinaghihirapan ay paano ma-reach yung 4,000 watch hour. Ang hirap po nun kasi kung hindi ka papanoorin at ilan lang yung nanonood sa iyo, so napakahirap po na ma-reach yung 4,000 watch hour kung hindi talagang gagawa ka po talaga ng mga gimmick
para panoorin ka at yung mga kaibigan mo na nagbibigay ng suporta. Yun din po, sumasama po ako sa mga YouTuber na katulad ko na parehas po kami ng goal. Kaya nagtutulungan po kami para ma-reach namin yung goal at ma-monetize kami. So, hindi pa nun ako na ma-monetize. So, nagkaroon na ng problema. Meron na rin pong pinagdaanan ang aking YouTube channel. Unang-una na ang sumunod na dito ay yung nagkaroon ako ng copyright strike. Yun po ang pinakamatindi sa akin na akala ko hindi na ako mamonetize kasi may copyright strike ako. Meron po ako in-upload na video, isa po siyang reaction video ng mga nangyayari sa amin dito sa Moscow. And then, meron akong video clip na nilagay doon. I don't know, pero sa akin palagay, wala naman akong ginawang masama o wala akong ginawang sinabing masama dun sa video nyo. This is my reaction and my opinion. But all of a sudden, in personal reason, ni copyright strike po yung video ko. So, na-take down po yung video na yun. So, nag-appeal po ako sa YouTube at nag-email naman po sa akin ng YouTube. Yung may mga copyright strike yan, be careful guys. Kasi meron po tayong community guidelines na pag nagkameron ka ng tatlong copyright strike na sunod-sunod, so meron pong tendency na yung channel mo ay ma-terminate. So, kinabahan na ako noon dahil meron akong one copyright strike. But nag-enroll po ako sa copyright school, nag-submit po ako ng mga na may mga sinagutan po ako doon, tapos nag-email pa po ako na yung video. Hinintay ko na lang po yung binigay sa akin ng YouTube ng 3 months expiration date. Before po ma-expired yung copyright strike mo, magwa-wait ka po ng 3 months. So, medyo tinabangan ako noon, pero yun ang pinakamatinding dagok sa akin kasi nangangalahati na ako na ng watch hour eh. So, kailangan ko pa uli maghintay ng 3 months. Then, nawala yung copyright strike nitong August 23. So, nagpasalamat ako. Chinek ko lahat yung aking restriction. Chinek ko yung sa YouTube studio ko. Kaya, natuwa naman ako kasi wala na yung strike. Yun po yung, nagdire-diretso ako sa pag-upload ng video. Talagang pinus ko na halos, nag-iisip na ako ng magandang content para naman makabawi. Pag alam naman po ng YouTube na ikaw talaga yung gumagawa ng video at sarili mong content yun, so nagkakaroon po yun ng review. Nire-review po na nila yung iyong mga video ang ina-upload. So, sayang po yung pinaghirapan nating channel. Naging aral po yun sa akin, kaya maingat ako ngayon at nag-iisip ako ng magandang content na alam kong panunoorin tayo ng ating mga viewers. So, finally po, na-reach ko na yung 4,000 watch hours sa tulong ng aking mga kaibigan sa grupo at sa mga kapwa ko YouTuber, vlogger. Akala ko noon, hindi ako mamonetize. So, I'm glad, monetize na po. At this is my second video. Meron pa palang pag-asa na mamonetize ka kahit may copyright strike ka. So, napatunayan ko po yun based on my own experience. Talagang keep faith ka lang po na dire-diretso mo lang yun, tapos lesson and learn po sa mga pangyayari na nangyayari, lalo na ngayon ina-apply ko na dito sa YouTube channel ko at pinag-aaralan ko mabuti lahat. Ngayon, nag-aabang na lang po ako ng pin at marireach ko na yung hinihingi ng another na YouTube ng para ma-receive ko yung Google AdSense. Thank you so much po sa panonood nyo at naniniwala naman ako na kahit papaano may nakakagusto at magugustuhan nyo din itong channel na to na para follow nyo. Ayan. At ganun po talaga ang become YouTuber ay hindi ganun kadali. Dadaan ka sa maraming pagsubok na marami ka pong basher, maraming magbibigay sa iyo ng negative na issue, negative vibes. Pero patuloy lang po kayo, mag-upload ka lang po kayo ng video at one day na marireach nyo din yung lahat at sa tulong ni God.
Hanggang dito na lang po at sana may natutunan kayo sa aking experience sa pag-YouTube at I know na ma-inspire din yung ibang tao na kung meron po kayong potential na gumawa din ng ganito, why not? Wala po sa edad, wala sa itsura, wala sa katawan, wala ho. Basta meron ka pong potential at malakas po ang self-confidence mo na humarap sa camera, magagawa mo po yung hindi nagagawa ng iba. So, kung sa mga basher dyan, yan, mag-vlog na rin kayo para marami na tayo. Yan, hanggang dito na lang po at sana ay subaybayan nyo pa ang channel na to. Ang Wonder Maria OFW dito sa Russia. Yan. Thank you so much for watching. Paka-paka!